church lang. Hi guys. Where's Yosh? Sleeping. Sleeping? Everybody. Yeah, we are starting this series today and we're so excited because we have a very special guest. He's one of the pastors in Victory Bulacan. Zoe's painting, and look at her painting. It's so nice. Look at her painting. It's so nice. What is your inspiration, Zoe? I don't know. I was just doing that. It's a sea, right? Yes, the seashore. The seashore. So that the brown part is the sand. And then here's the sea, all the water. It's so nice. Oh my gosh, Zoe. And you're making a footprint. Slippers. There. Hi everyone. So today is 5:16 in the afternoon and it's already vlogmas number 3. So, ay grabe. Buti natatawid ko siya. Pero yan. So ito ngayon si Zoe. She's painting right there. Tapos ngayon magche-check lang ako kung merong na-check out sa shop. Pero yan, nung chinek ko siya today, meron akong na-receive na isang biggest order. So meron siyang order na 20 pieces na soap na Bible study journal. So grabe, merong 15 pieces na yung floral yellow, tapos 5 pieces na yung for men. So papakita ko sa inyo yung itsura niya. So ganito kasi yung itsura nung soap na Bible study journal. So ito yon. Tapos yung loob niya ay ganito siya. Yan. So ito yung floral yellow. Pero may iba-ibang colors din tayo. So wala lang akong available na sample ng mga colors, pero yan. So meron akong yellow, and then meron din ako ditong purple, tapos merong yung parang vintage na old rose. Tapos for men, meron din akong for men. So yan. So meron akong na-receive na biggest order today, and so titingnan ko kung masisimulan ko siya today, pero hoping na masimulan ko talaga siya kasi marami pa akong mga orders na hindi pa nagawa. So yan, ang katunga lang kasi merong nag-order sa akin, ang dami. So yan. Tapos mamaya pala, mag-open tayo ng ipon challenge ko. So, yon. Yung ipon challenge ay parang for 3 consecutive years ginagawa ko na yon. So, ito yung ika-third year ko. Pero hindi ko lang siya na-document yung unang-una. Pero yung pangalawa na-document ko nung vlogmas din last year. So, panoorin nyo yun. Makikita nyo kung magkano yung naipon ko. Pero basically, yung ipon challenge, ginagawa ko lang siya para lang at least meron akong naiipon para pambili ng mga panregalo. Kasi nga, sa family namin, so it's a tradition na magbibigay kami ng mga regalo. Last year ay 69 yung binigyan namin ng gifts. Ngayon parang more than 69 na, or more than 70 na siguro, kasi syempre merong mga dumagdag na friends, tapos merong dumagdag na family. So nagkaanak yung mga pinsan ko, tapos nadagdagan, parang ganun. So yan, so mamaya bubuksan ko. Kinakabahan ako, di ko alam kung nakamagkano ko, kung marami ba ngayon or konti ba. So we'll see mamaya, pero yan, check ko lang yung mga email ko, and then we'll do yung ipon challenge. Buksan na natin siya. Ngayon ay nag-a-answer ako ng mga questions at comments sa YouTube ko. Medyo madami-dami na to dahil ilang araw akong di nakasagot dahil sobrang busy talaga ng schedule ko. Yan, so papakita ko lang sa inyo kung gaano kadami yung comments talaga at questions na nare-receive ko sa mga video tutorials na ginagawa ko. So, yan siya. Ganyan siya kadami at mahaba pa. The long list is not yet done. Yun yung commitment ko naman, na dahil ito ay tutorial, alam ko din, ina-expect ko talaga na marami talaga magtatanong, marami magko-comment. Kaya I try my best talaga to answer all those questions. So, kada isang video tutorial talaga, nagtatake time talaga ako to really answer yung mga questions na nag-come up doon. So, kayo, kung meron kayong mga questions about doon sa mga video tutorial, so, okay, mahiya na mag-comment. Yan, kung meron kayong mga questions at nagwa-wonder kayo paano bang nangyari yon, so, mag-ask lang kayo doon sa comment section. I try my best to answer them. So, paisa-isa talaga. So, yeah.
So, very excited ako na i-open na itong aking ipon challenge this year. So, ito yon. So, makikita nyo, meron dyang shinishade na mga bilog-bilog. Tapos, merong mga bills dito. Tapos, nandito yung coins naman. Yan. Pero, hindi ko siya actually napuno. Dahil nga, hindi naman ako nape-pressure na punuin ito. Dahil, ang goal ko lang talaga ay para makaipon ako ng mga, ng pambili ko ng regalo sa mga pamilya namin, family and friends. Kaya, yan. So, ito yung ipon challenge ko this year. Last year, I think naka 18,000 yata ako last year, if I'm not mistaken. Pero, parang ganun. Nandoon yung ipon ko last year. So, ngayon, di ko alam. Excited ako na malaman kung magkano. Ngayon, binili ko to ngayon. Itong ipon challenge box ni Chinkitan. So, ito ngayon yung itatry ko. Pero, I'm not sure kung okay lang to or mas maganda pa rin ito. Kasi ito, parang 2 years ko na or ika-third year ko na kasi to. So, ito ba yung ginamit ko nung first year? Parang iba yata. Ah, hindi pala. Piggy bank pala yung ginamit ko yung first year na ipon challenge ko. Tapos, ika-second year ko na ginagamit itong ganitong ipon challenge na coin bank. Tapos, maganda naman talaga siya. So, hindi siya nababasa, hindi mabasa yung mga bills, tapos hindi nagmo-moist. So, that's what I like about it. Itong box, medyo hindi ako sure kung okay to. Kung nakatry na kayo na mag-ipon box ng ipon challenge box ni Chinkitan, mag-comment kayo sa comment section. Tapos, let me know kung okay ba to or hindi. Kasi parang ambilis lang din manungkit ng pera dito. Hindi tulad nito na nakaseal talaga siya. Pero itong box, parang andali lang niya talagang sumungkit ng pera. So, yan. Tapos kung mabasa man siya or mas madali kasi siyang mabitbit, yung ganyan. So, hindi ako sure kung okay to. So, kung na-try niyo na siya, please leave a comment down in the comment section kung okay siyang gamitin. So, yan. So, buksan na natin to! Kumpitin ko lang kung nakamagkano ko. Yeah! So, I got 16,440! So, yan. May pambili na ako ng mga regalo para sa family and friends ko. So, ito talaga yung purpose kung bakit ako nag-iipon para at least hindi ako ma-stress saan ko ba kukunin yung mga pambili ko ng regalo. Dahil nga, 70 mahigit yung niririgaluhan namin. So, dahil 70 plus yung niririgaluhan namin, mahirap talaga hanapin kung saan. So, at least para hindi ko na-stress yung sarili ko kung saan ako kukuha ng mga pambili ng mga panregalo namin. At least, no, nag-iipon ako para doon, para sa kanila. So, yan, 16,440. Pero I guess, mas mababa yung ipon ko ngayon, this year, kesa last year. Kasi parang 18,000 plus yung last year. So, hopefully, this year, this coming year, na ito naman yung gagamitin ko. Yan, sana maging okay na, mas marami na sana yung maipon ko this year. So, yan!